Magandang magandang umaga, Pilipinas. At saka magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo, mga kababayan. Again, nandito naman tayo sa Jurtsar Vlogs. BBM talaga. BBM, BBM na. Wala na pong pipigil pa. Malapit na pong eleksyon. Today is Mayo 7, 2022. Utso 9, dalawang araw lang po at butuhan na. Sa Lunes na po yung butuhan dito sa Pilipinas, mga kababayan. Ito, magandang balita naman to. BBM, 64% runaway winner sa May 1 to 4. Ayon po sa Lelo Research, ang lamang sa pinakamalapit na katunggali ay 40%, mga kababayan. Ha? 40% ang lamang ni BBM kay Santa Mama or Queen Clawan na si Linlen, mga kababayan. Dalawang araw bago ang halalan sa Lunes, napanatili ni BBM na numero 7 sa baluta ang malaki niyang kalamangan matapos makapagdala ng 64% voter preference sa final survey ng Lelo Research na isinagawa nitong Mayo 1 hanggang 4, mga kababayan. Napangandang balita. Si Marcos ay nakapagtala rin ng 64% nitong April 14, halos parihas pala yung Mayo 1 hanggang 4. Tapos noong April 14 hanggang 22, 64% din. So, accurate, steady po, steady. Yung numero ni BBM, hindi bumababa, hindi tumataas, kundi steady lang sa 64%, mga kababayan. At napanatili ang malaking kalamangan na 40% laban sa kanyang pinakamalapit na katunggali na si VP Lenny Robredo na nasa malayong pwesto pa rin na mayroong 24 voter share, mga kababayan. Kaya mga kababayan dyan, BBM, numero 7, numero 4 si Sara, Uniteam sa darating na Lunes, mga kababayan. Tabla naman sa malayong ikatlong pisto ni na Pacquiao at Moreno na nakakuha, mga kababayan, na tag-aapat na porsyento voter preference. Itong survey ito ay isinagawa ng Lelo sa 3,000 respondents sa buong bansa, mga kababayan. Samantalang yung Radio Veritas nila is 2,400 lang. Yung Radio Veritas, nanalo si Linlin doon. Kasi ang Radio Veritas, talagang pinklawan niya, mga kababayan. Kasi alam naman natin na isa yan sa tumulong sa nagpabagsak kay Ferdinand E. Marcos noong 1986. Nagtawag sila ng maraming tao sa INSA. Nilito nila ang tao during those days, mga kababayan. Kaya nagpuntaan yung mga tao, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa INSA. Basta nagtawag lang sila, mga kababayan. Pero nanalo naman si Lenny Robredo doon sa Radio Veritas for the first time, mga kababayan. So okay lang yon na manalo sa Radio Veritas si Madam Lenny. Napatunayan din ni Marcos na siya ang runaway winner sa halalan sa Lunes matapos mamayagpag at manguna sa lahat ng kilala at respetadong survey sa bansa simula pa noong nakaraang taon. Totoo yan, mga kababayan. Kali Survey, SWS, Pulse Asia, RMN, DCRH, Pulse Asia, Lelo, Pukta Research, Palinki Survey. BBM palagi talaga, mga kababayan, hindi po bumaba sa BBM sa 50%. Mayroon mga less than 50, pero those were the days na una-una pa lang, hindi pa lang siya nagde-declare ng kanyang candidacy, mga 47, 38 during those days. Ah. Pero nung nag-declare na siya ng candidacy niya, hindi na siya bumaba sa 50%, bumaba mga 49, ganun. Pero hindi siya bumaba ng 50. 53, 57, 60, 70, 59. Gawin siya. Gawin na yung mga numero ng BBM sa mga surveys, mga kababayan.
Inuulat na rin ng Biz News Asia. Mayroon na akong video dito, mga kabayan, yung Biz News Asia. Ang pinakamalaking weekly news and business magazine sa bansa na base sa resulta, ang mga survey, si Marcos ang tatanghaling ika-17 pangulo ng bansa na may malaking kalamangan sa kalaban niyang na si Leni na umabot ng 20 to 26 milyong boto. Tingnan niyo mga kabayan, yun po ang prediction ng Biz News Asia na isa sa mga pinakamalaking weekly news and business magazine sa bansa. Ang prediction nila, 20 to 26 million ang pwedeng or posibleng lamang ni BBM kay Madam Lenlen. Sa final survey ng Social Weather Stations itong Mayo na nakarating sa media, unbeatable pa rin si Marcos na nakakuha ng 54 voter preference, mga kababayan. Napanatili ni BBM ang 13% margin niya laban kay Aling Leni na nanatili na sa malayong pangalawa na may 18% lamang. 18% lamang po ang posibleng makukuha ni Madam Lenlen dito sa latest ng SWS survey, mga kababayan. Dito ring Mayo, dalawa, Mayo 2, umiscore din si Marcos ng 56 sa final survey ng Pulse Asia na sinigawa sa 2,400 respondents nitong April 16 hanggang 21. Kumbinsido rin ang Pulse Asia na karamihan sa 65 milyong botante sa bansa ay nakapag-desisyon na at hindi na magpapalit ng kanilang napiling kandidato. Naka-firm lagang yun na po ang kanilang desisyon, hindi na po sila magpapalit sa kanilang napiling kandidato na si BBM Maupit. Mga kababayan. Sa panayam naman ng kumakailan sa DZRH, sinabi ni Ana Maria Tabunda, ang research director ng Pulse Asia, na naniniwala siya na ang resulta ng kanilang survey ay malaman na siya na rin magiging resulta ng halalan sa Lunes. Mga kababayan, wag lang, kailang magmapagmatsyag tayo. Bantayan natin, mga kababayan. Pag walang tulugan yan, ako hindi matulog. Bantayan ko yung internet ko, sana walang brownout. Maging sa final survey ng Okta Research, mga kababayan, nakasibinto na rin ang malaking kalamangan ni BBM matapos magdala ng, tignan nyo, napakalaki, 58 voter preference na isinasagawa noong April 22 hanggang 25. 58%. Sa survey na isinagawa sa 2,400 respondents, napanatili Marcos ang malaking kalamangan na 33% laban kay Leni na nakakuha lamang ng 25 voters preference. Kabawa naman sa Madam Lim, pero okay lang yan. Ganyan talaga. Election yan eh. Tao naman ang mamimili. So, wala tayong magagawa. Pero ang masaklat nito, sinasabi pa nila na si BBM daw nagkakalat ng fake news. Di ba? Sinong nagsasabi, mga kababayan, na si BBM ang nagkakalat ng fake news? Di ba? Sila mismo, yung mga puwinklawan, sila mismo ang nagkakalat ng fake news. Tapos ngayon, tinuturuan ba si BBM na siya daw ang nagkakalat ng fake news? I think hindi naman totoo yun. Dagdag na rin natin ito, mga kababayan. Ha? NTC, National Telecommunication, inatasan ng ang Telcos ISPs na suspindihin, mga kababayan, ang network repairs bago ang eleksyon. So walang pwedeng gumalaw
sa mga tilkos, mga kababayan, bago ang eleksyon. Kasi yung nga, dyan tayo nagkakaroon ng, alam nyo na, nangyari noong 2016. Pinag-utos ng National Telecommunications Commission na sa telcos at internet service provider na itigil ang kanilang network repairs hanggang sa susunod na linggo upang matiyak ang dire-diretsong serbisyo para sa darating na Mayo eleksyon, mga kababayan. Epektibo ang suspension sa maintenance work simula May 4 hanggang 14. Tama yan. Para walang magsasabing may re-repair, may gaganon, para doon kasi ang minsan doon nakukuha yung gayaan, mga kababayan, kaya mas maganda. Tama ang National Telecommunication Commission na ipatigil yung pagre-repair ng mga internet service provider para walang duda po itong mangyayaring eleksyon sa Lunes. Sa pamagitan nito ay masisiguro ang tuloy-tuloy na telecommunication services at walang patid na digital connectivity ng eleksyon-related communications sa naturang panahon. Pinahayag naman ng Emergency Repairs Bastat na ipabatid sa NTC at naibigay ang mga detalye sa kanilang gawain. Obligado rin ang maintenance personnel, kabilang ang subcontractors na gumamit ng proper company ID, uniform at company mark vehicle sa lahat ng oras. Tama po yan, mga kababayan. Nabigyan na rin ng kopya ng notices ng Commission on Election Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police upang mapigilan ang mga tiwaling individual na magdulot ng anumang interruption sa communication or telecommunication services. Hiniling din ng NTC sa Department of PWH and Highways na suspindihin ang mga paghuhukay simula May 4 hanggang 14 na maaring magdulot ng fiber cuts. Ito'y makaraang makatanggap ng NTC ng sulat mula sa Globe Telecommunication hingil sa posibleng fiber cuts na maaring idulot ng pagkukay sa mga kalsada. Yan po mga kababayan, salamat po marami. Again, George Sir Vlogs. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pag-subscribe naman po. Have a nice day. Always stay safe and healthy. God bless for more. Good luck. BBM. BBM tayo sa Lunes, mga kababayan. Huwag kalimutan, numero 7. Numero 4 kay Madam Inday. Uniteam. Salamat po lang marami. God bless for more, mga kababayan.